Magno, ikaw? Oh, ako nga, ang manugan mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, ngayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauunang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Anay ng lipunan. Gawain hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Ang nakaraan, ipinatawag ni Magno sa asawa ang anak na si Dalia habang kausap ni Don Felix. Paglapit sa ama, ay tinanong kung anong importante nitong sasabihin. Sinabi ni Magno na kailangang hilingin na dito sa Lolo Felix nito ang kanyang mana na ikinagulat ng maginang Layla at Dalia. Ganoon pa man, nangatwiran si Magno na bakit pa patatagalin ni Dalia ang usaping mana kung hindi naman siya talaga ang lehitimong tagapagmana ni Don Felix Monteverde. Sa pag-uusap ng magkaibigang Iya at Dalia, ay nabanggit ni Dalia ang muli nitong pakikipagkita kay Manuel na hindi silang ayunan ni Iya. Ngunit wala itong nagawa dahil ang kagustuhan pa rin ni Dalia ang nasunod. Sa kabilang dako naman, kinausap ni Bogart ang kanyang grupo at sinabing ubos na ang kanilang supply sa pagkain. Kaya kailangan na nila ang magdiskita. At tulad ng dati ay ang panghablot ng bag ang muli nilang naisipang pagdiskitahan ng pera. Nagvoluntaryo naman si Manuel na siya na ang manghahablot ng bag ng kanilang magiging biktima. Subalit, ganun na lamang kanyang pagkabigla nang makitang nasa larawang ipinakita ni Bogart. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Monteverde! Oh, nakapag-usap na ba kayo kung sino sa inyo ang hahaplot ng bag ng ating target? Oh! Sino? Ako? Oh, siya na lang daw. Good! Binabati kita. Sa kauna-unahang pagkakataon eh. Ikaw ang magiging prime suspect. Kaya pagbutihin mo para sa'yo ko na ipagkakatiwala
ang iba pa nating targets. Tignan ko nga yung larawan ng ating target. Bakit? Hindi mo pa ba nakikita? Hindi pa. Baka pumalpak ka. Eto. Tignan mo. Maganda nga. At mukhang mayaman. Maganda yan. Tignan mo mabuti. Mayaman pa yan. Teka. Parang kilala ko ang babaeng to. Oh. Hindi ba? Maganda na at mayaman. Maganda yan. Si Dalia to. Mayaman pa. Mga ganyang target ang dapat na targetin ninyo. Para hindi sayang panahon natin at trabaho. Hindi yung mga pipitsugin lamang o peking alahas. Honong Limel, natahimik ka na yan. Ha? Natahimik ka? No, natahimik ka. Nagagandaan si Totoy, kaya natahimik. Natahimik siya. Anong sabi mo? Maganda. Sinong Totoy? Eh, sino pa? Kundi ikaw. Tulad ng sinabi mo, Manuel. Ipagkita mo ngayon sa grupo na hindi ka natotoy. Talaga. Kailangan maging makatumbay ang paghablot mo ng bag ng ating target. At nang sa ganun, ay mapatunayan mo na karapat dapat na may pagkakatiwala sa iyo ang iba pa nating mga targets. Paano ito? Si Dalia pala ang target ng grupo na hablutan ko. Anong gagawin ko? Ano? Kailangan na ma-double check ang papilis na ito. Bukas yan! Sir, magandang hapon po. Magandang hapon naman. Sino ang nagbigay sa'yo ng mga papeles na ito? Ang auditor po ng kumpanya. Kung ganun, tawagin mo siya. Ngayon din. Sige. Yes, sir. Dali lang po. Hindi pwede ito. Malamang ay nagkamali ang auditor sa pagsusulat ng mga numero. Kaya't hindi magkatugma ang liabilities at income. Limuel. Ayos na ba? Kanina ka ba? Natahimik yan. Ano bang gumugulo sa isipan mo? Hindi mo pa ba kaya ang ipinagagawa ko? Wala, hindi pa yan kaya. Tutoy pa kasi yan eh. Wala pang alam yan. Nag-prepresent ako no. Hindi pala kaya. Ang yabang mo, Toy! Wala ka na may bubuga, tutoy ka pa! Nabata, sabihin mo lang kung hindi mo ba kaya. Alalahanin mo na malaki ang pera ko. Bihira ang ganitong pagkakataon. Buseng, kung hindi po yan kaya, ako muna. Basta, ang partida, kailangan mas malaki ako. Ano, Manuel? Hindi mo pa ba kaya? Sabihin mo na! Pwede bang huwag na sa babaeng yan?
Kung ano-anong dahilan eh. Huwag na sa babae. Ano ma? At bagin naman. Ah. Anong huwag sa babae niya na sinasabi mo? Hindi mo pa palagi kita. Mayaman yan. Suod lamang yan eh. Big time na. Mas lalo na siguro ang laman ng mangyan. Yan yeah, naman. Bakit mo inayawan? Yan naman. Pati suod na eh. Huba. Tumigil ka. Aba-aba. Naninigaw ka lang ngayon ha? Baka nakakalimutan mo. Sa lahat dito eh, ikaw ang baguhan ha? Totoy! Tumahimik na kayo! Hindi naman pwede ang ganyan, bossing. Porke balaga mo eh, pagbibigyan mo na lamang ng pagbibigyan, eh sampid lamang naman yan dito eh! Pwede ba? Sampid lang yan! Umalis na muna kayong lahat. Ngayon na! Manuel, mayawang ka. Ano bang problema? Bakit biglang-bigla na nagbago ang decision mo? Ikaw yung nagpresentang gagawa ng trabaho. Tapos bigla-biglang atras ka. Ako ang gagawa ng ipinagagawa mo kung ibang babae. Ano? Gaya ng sinabi ko, ako ang mangunguna. Pero huwag sa babaeng nasa larawan. Oh, teka ka muna. Kilala mo ba yung target? Ha? Manuel? Mr. Villegas. Salamat po. Ikaw ba ang nag-submit ng mga papeles na to sa secretary ako? Opo, sir. Dinobol check mo na ba ito bago mo isinubmit? Na-double check ko na po yan, sir. Oh. Dinobol check mo naman pala eh. Bakit mali-mali ang lumabas? Eh, ako man sir eh, hindi magkapaniwala. Dahil ngayon lamang po yan nangyari eh. Kaya, ilang beses ko pong chinikin eh. Hindi lamang po dalawang beses. Kundi, maraming beses ko nang chinikyan. Eh, pero yan po talaga ang lumabas. Alam mo ba ang sinasabi mo, Mr. Villegas? Auditor mo ako dito, sir. Trabaho ko na i-double check ang mga papilis. Dahil pira ang pinag-uusapan po rito. Kaya, hindi po pwedeng magkamali ako. Mr. Villegas, nagtitiwala ko sa iyo. Sa lahat dito ay isa ka sa pinagkakatiwalaan ko sa aking opisina. Ayaw kita ginawang auditor dahil kilala ko ang kapasidad mo, pero sa puntong ito eh, tila yata mapapahiya ako sa aking sarili sa pagpopromote ko sa iyo. Eh, kayo na pong nagsabi, sir. Pinagtitiwalaan niyo ako. At ayoko pong mawala ang iyong tiwala sa akin. Lalo sa tiwala ninyo na kasalalay ang aking trabaho. Kaya ako nga rin po ito sinusuklian ng katapatan at kasipagan. Mr. Villegas, ikaw ang isa sa pinakamatagal ko ng empleyado rito sa aking kumpanya. Pinagkakatiwalaan. Pero, ikinalulungkot ko kung sa pagkakataong ito ay magdadalawang isip ako sa posisyon at promotion mo na binigay ko sa iyo. Ano pong ibig nung sabihin? Gusto kong
suspindehin ka. Ano po? Huwag ka munang pumasok hanggat hindi nagkakaroon ng linaw ang isinumite mong resulta. Maiintindihan mo ba ang sinasabi mo, Manuel? Alam ko ang sinasabi ko, Bogart. Dahil lamang sa babaeng yan, atras ka sa trabaho. Hindi siya basta-bastang babae, Bogart. So, nobya mo ang babaeng ito, ha, Manuel? Usapan yung lugar. Sa dati. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Hindi mo rin pala ako kayang iwan mag-isa, no? Hindi mo pala ako kayang hindi pagbigyan. Hindi sa hindi kita kayang hindi pagbigyan. Iniisip ko lang talaga ang kapakanan mo. Kaya nga eh. Love na love kita eh. My best friend. Ngayon lang to, sa susunod, iiwan na talaga kita sa ere. Sus, ilang beses mo yung sinabi yan sa akin, pero hindi mo ako matiis. Ah, ewan ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. May reward ka sa akin. Ha? Reward? Anong reward ang sinasabi mo? Reward? Yung pagkatapos mo akong samahan eh. Maibibili kita ng kahit anong gusto mo. Ano? Ganun lamang ba kababaw ang tingin mo sa akin? Sa pakikipagkaibigan ko sa'yo, ganun ba? Oh, come on, Aya. Tayong dalawa lang naman ang nakakarinig eh. Ano? At talaga palang ang babaw ng tingin mo sa pakikipagkaibigan ko sa'yo? Iya, wala namang masama kung aminin mo sa'kin. Total, kahit hindi mo aminin sa'kin, alam ko na pera lamang ang habol mo sa akin. Na kaya ka lang nagtsatsagang samaan ako dahil madalas kitang inililibre. Hindi ako tanga. Alam ko kung bakit gusto akong kaibigan ng lahat. Mayaman ako. Ganun? So? Parang inamin mo na rin sa sarili mo ngayon na pera mo lamang ang habol sa iyo ng lalaking yon. Oh, how dare you? How dare you ka rin? Baka alis na nga? Wala palang kwenta ang totoong pakikipagkaibigan ko sa iyo, Dalia. Tulad ka rin pala ng iba na matapobre. Na akala ay laging pera ang habol sa iyo. Mawawak ka sa akin, sir. Kawawa ang pamilya ko kung mawawalan ako ng trabaho. Eh, kinalulungkot ko. Pero hindi birong pera ang pinag-usapan dito, Mr. Villegas. Pero, sir, ginawa ko lamang ang trabaho ko. Eh, kung hindi man po tama ang outcome, eh, di dahil po tama ang interest ng mga pera. Alam ko. Ako ang mayari ng kumpanya. Sa maliit, nag-umpisa ang kumpanyang ito. At dahil sa maliit, galing ang kumpanyang ito. Ako mag-isa ang nagtrabaho.
Kaya alam ko ang pasikot-sikot ng negosyong ito. Alam ko kung kumita ako o nalulugi ang kumpanya ito. At mas lalong alam ko kung may anumalyang nangyayari sa loob ng kumpanya ko. At sa laki ng perang lumalabas na nawaldas, eh nasisiguro ko na ikaw ang may pagkakamali. Kung makikipagmatigasan ka pa ngayon, natama ang pag-audit mo, talagang mawawalan ka ng trabaho. Oh, sir, ayoko mang gawin ito. Pero bago niyo ko patalsikin, inahamon ko kayo. Anong ibig mong sabihin, Mr. Villegas? Bigyan niyo ako ng pagkakataon kung malinisan ang pangalan ko. Bago ako aalis ng kumpanyang ito. Anong pagkakataon ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Sa oras ding ito, sa harapan ninyo, ikaklaro ko lahat kung paanong milyon-milyon halaga ang nawala sa inyong kumpanya. Wala pa si Manuel. Nag-isang oras na akong nandito, pero wala pa siya. Mabuti na lamang kung narito ang iyon niya. Hindi ko na sana inis ang iyan na yun. Nagtampo tuloy. Nakakainis naman kasi. Ngayon nga lamang akong nagkagusto sa lalaki. Kung ano-anong sinasabi. Sabagay, tama nga naman siya. Tama yung sinasabi niya. Kaya ako nasaktan sa mga sinabi niya. Dahil totoo nga naman, agad-agad akong nagtiwala kay Manuel. Kahit hindi ko pa siya talaga kilala. Hi, miss. Ang presko naman ng lalaking ito ah. Pwede bang makipagkilala sa'yo? Excuse me? Huwag ka nang bastos. Makipagkilala lang naman ako sa'yo eh. Ay! Huwag mo akong kawakan! Ikaw naman, miss. Masyado ka suplada. Ang ganda mo pa naman. Lumayo ka sa'kin. Kung hindi, sisigaw ako! Miss naman, huwag kang mag-iskantalo rito. Nakipagkilala lang naman ako sa'yo eh. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ang bag ko! Tulong! Mandurokot! Mandurokot! Tulungan ninyo ako! Ang bag ko! Ang nandukot sa bag ni Dalia. Si Manuel nga ba? Saan hahantong ang pag-aaway ni Naiya at Dalia? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang kinamagatang Hacienda Muntiverde! Ang mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, June Cabato, Amy Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Adan Bustamante, inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.